At uso naman talaga, or nangyayari talaga sa pamilya, yung nagkakaroon ng other party, yung either yung guy or yung girl. Anong pwede mong ipayo sa mga taong may ganitong pinagdaraanan, or paano nila i-handle? Expected ko na yung question na yan eh. So pinaghandaan. Pinaghandaan ko na. Actually, hindi parang, talagang ito yung totoong buhay na nangyari sa akin noong araw. Dahil sa being bata ka, irresponsible ka, ang balik ko na lang doon, siguro nagpakasama man ako noon, patuloy na ako sa pagiging pagkakabuti. Isa, mas maganda yung masama ka na nagpakabuti, isa mabuti ka magpapakasama. Dito ko natutunan na hindi pala excuses. Hindi pala dapat gawa ng excuse yung mga pagkakamali. Dahil it's a choice. Dito rin para may pakita rin. At naisiyan ko rin sa mga kabataan na siguro umahanga, akala nila okay yung marami kang chick, akala mo marami anak. Na hindi ganun kadali. Mahirap magkaroon ng responsibilidad. Lalo na kung hindi mo ibigyan ng oras at saka pagkakataon. Itong aral siguro pakikita natin na huwag gawa ng dahilan ng pagkakamali, gawa ng solusyon. At yung solusyon kung paano magiging mas mabuti at maging responsable sa mga pagkakamali mo na may dinagtularan ng iba. Yun siguro ang aking pinaggagawa ngayon. So, pero no regrets naman sa mga nangyari? Oo naman, wala akong regret. Kasi kung magre-regret ako, mawawala isang anak ko eh. Hindi darating dito eh. So, lahat na naging anak ko, pinigyan ko naman ng oras para makapili ko dahil as a matter of fact nga, nasa akin lahat sila. So, kung mabubuhay ako ulit, hindi ko nababagay yung sarili ko, pero itatama ako mabuti para sa paningin nila. Marupok ka rin pa pa? Marupok ka pa rin ba? Oo, kasi lately ko lang nalaman yung mga babae, katawan ko lang ang kailangan. Ha? Ano advice sa'yo ng nanay mo, Chong? Pagdating sa kasi, turo ng nanay ko ng araw, huwag kang ihindi sa babae dahil pambabastos yan. So, kaya lahat ng humiling sa akin, dahil turo ng nanay ko na mahalin kayo, at huwag kong hindi, na, ginawa ko naman, napasobra lang na. Thank you.